Hello guys, welcome back to my YouTube channel. May panibagong tutorial naman tayong ituturo sa inyo guys. Paano nga ba mag-cash in sa Gcash, PayPal, and Lazada? Paano nga ba guys mag-cash in doon? Ito guys, punta tayo sa Play Store. Download natin itong click app nito. Ito, yung click by 7-Eleven, yan. Pag na-download nyo na guys, syempre, punta na tayo sa apps na yan. Yan. Ito siya guys, yan. Then, pag magka-cash in kayo, kung anong pakakash in nyo, or Gcash, punta tayo dito pala dito. Wait lang guys, tuto. Punta tayo dito sa admin. Ito, yan. Then, wait natin yan. Meron ditong Gcash, Paymaya, Lazada. Click nyo lang kung may Gcash kayo, doon kayo magpapa-cash in. Punta kayo dito sa Gcash. Then, click nyo yung Gcash cash in. Lagay nyo dito guys yung cellphone number nyo, yung mobile number ng Gcash nyo, then amount. Example lang to guys, yan. Lalagay ko yung number, then lalagay lang akong amount na 100. Guys, ang minim na pa-cash in ay 100 pataas. Then, i-confirm natin. Yan. Yan na guys ang lalabas. Then, punta kayo sa pinakamalapit nyo 7-Eleven. Tsaka, ipa-scan nyo to. Itong bar na to, code bar. Pa-scan nyo yan sa cashier. Then, yun. Babayad na kayo ng 100 pesos. Wala siya guys, service fee. Kita nyo naman. Then, kung maggagawa kayo ng gayaan sa bahay, habang, halimbawa, wala kayong internet o data, o kailangan nyo lang, gamit nyo lang yung wifi, bago kayo maggawa ng barcode na ng Gcash, dapat guys ay bilisan ninyo at meron tong valid. May valid ito. Mga 30 minutes lang guys at may invalid na yung payment slip. Yan. Ito yung nandito siya. Mababasa nyo naman siya guys. Yan. Gayan lang guys kadali mag-cash in sa Gcash. Dito naman tayo sa Paymaya. Kung may Paymaya apps kayo guys at gusto nyo magpa-cash in, punta kayo dito sa Paymaya. Then Paymaya cash in, then yung number. Yan. Pag nalagay nyo na yung number, amount na ulit. Ganun na, may 100 minimum niya guys. Then, pataas yan. Then 100. Yan. Confirm. Yeah, ganun din guys ang lalabas. Barcode din. Pa-scan nyo sa 7-Eleven. Cashier. Yan, wala siyang service fee. Ganun din guys, may payment slip valid siya. Kailangan nyo guys siyang bilisan. Mga 30 minutes lang siya at mag-invalid na siya. Hindi na siya gagana yung barcode. Dito naman tayo sa may Lazada. Kung walang laman ng inyong Lazada wallet and gusto nyo bumili ng item doon. Kung gusto nyo guys bumili ng item sa Lazada na gusto nyo ibayad na magkaka Lazada wallet kayo guys. Ito, punta kayo sa Lazada, then Lazada cash in. Ilagay nyo guys dito yung ginagamit nyong cellphone number sa inyong Lazada. Yan. Then, amount. Siyempre, yung sakto na yung
saktong babayaran nyo na sa item. Halimbawa, 200, yan, sakto na yung shipping at saka yung item na presyo, 200, yan. Yeah, ganun lang guys. Ipais ka nyo lang dito sa 7-Eleven. Then, yan, papasok mo sa inyong Lazada wallet apps. O Lazada apps, yan. Then, makakabili na rin kayo ng item. Yeah guys, meron din ulit siyang payment slip valid until, yan, mga 30 minutes lang siya guys. Eh, oh yes. Eh, wala. May payment slip, ano siya, invalid siya guys, yan. Dito naman guys, yung payment slip valid ay 2 days. 2 days siya guys, payment yung valid niya, barcode na to. Sana guys, may nagtutunan kayo guys dito sa video nito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. See you next vlog.